Erlinda Sousa. Mga kaibigan, sa mga oras po ito, papiling natin ngayon si Sister Erlinda Sousa. Taga saan si Sister Erlinda? Taga-ano po sa Barangay Risan, Panukulan, Quezon. Pero narito po kami ngayon sa Barangay Bumon. Barangay? Bumon. Bumon? Oo. Sister Jesusa, ano pong masasabi ninyo? Pinagpapasalamat sa buktong at buhay na Diyos, yung mga Diyos, ang Panginoon sa Kristo, pinakamakapangyarihan sa Diyos. Bakit papasalamat? Ay, ano po, sa binigay sa akin pagliligtas at saka sa lakas ng loob nung gumawin ako ng magat ng Petsa 5 ng February. Dahil sa pagliligtas, tumawid ka ng dagat? Opo. Hindi ka sumakay ng bangka? Nakasakay po sa maliit. Ah, nakasakay ka sa maliit na bangka? Ano ang nangyari, Sister? Ayun po, Erlinda? Yung kung paglabas pala namin ng ilog na pinaglapatan, ayun, napakalaki na po ng alon at may giluwarning pala kaya walang biyahe. Malalaki ang alon, mayroon palang masuwit at na panahon. Opo. Oo, hindi niyo alam. Ay, hindi ko po alam, makala ko po yung biyahe. Kaya na may napasugo na, hirap na po makabalik. Oo. So, madaling salita, naglalayag na kayo, sakay kayo ng maliit na bangka. Masumit ang panahon, ang lalaki ng alam. Ano ang ginawa mo, Sister Erlinda? Ay, ano po, dadala ko ng panangiwaming power ID, tapos may power needle ako. Gaano pala kalalaki yung alam? Ay, talaga pong panalaki, gabundok. Gabundok yung alam? Oo. Ang sinasakay mong bangka ay kakapiraso? Oo, sabi mo, pag maliit na bangka, ibig sabihin talaga maliit. Ang tawag po sa amin ay mga puragnas lang ng mga maliliit na bangka. Ang tawag ay? Mga puragnas. Yung pong maliliit na mabibilis. Oo, puragnas. Oo. Oo, maliliit. Pero di mo to? Oo. Oo. Eh, gabil din ang alon sa taas? O ano ang ginawa mo? Ay, ano po ah. Yung pong paglabas namin ay alon na. Yung pong fire pasol po ay aking binasa. Tapos po yung pong mga memorya kong kanta ng sumbok, ay nagtapo ako ng kanta kahit malakas ang alo. Kahit malakas ang alo, napakakti ng ulan? Hindi po. Alo lang pala na. Malakas ang hangin. Oo, malakas ang hangin. Ano ba yun na nangyari? Ayun pong kakakanta ko, tapos paulit-ulit ko binabasa yung power password. Oo. Yung pong yung alo, kahit na napakalakas ang hangin, ay hindi yung lumayit-ulit na. Bumaba yung alo. Lumayit yung alo. Opo. Nakatawid ka. Nandaga? Opo. Palampangan po natin, palampangan po natin. Ang bibigyan. Anong kinakanta mo nung natawid kayo sa dada? Ay, yung pong mga marami po. Sample. Yung pong mga kantang memory ko lang pagpapres, isa kong kinakanta po. Oo, ano, sample. Anong kinakanta mo? Mag-iintay sila, sample. Oo. Ay, marami yung brother ay. Ha? Opo, kahit isang linyo lang, dalawang linyo. Kaya nga sample eh, Ang nag-iintay sila, oh. Mapalakpakan nyo naman, kasi pa. Ano mo naman ginagawa? Dito sa sanlibutan, lungkot at hirap lang, ang lahat wala pa rin kabuluhan. Ang pinagpapakan natin pala pangalan. Sister Erlinda, ako po'y nagpapasalamat. At ang patingin sa lahat sa tunay at nag-iis na kultum at mahin na Diyos ng mga Diyos, ang Panginoon sa Kristo, pinakamakapangyarihan sa lahat. Kalaro po. Ano kong pangalan? Romulo Capistrano. Romulo Capistrano. Mga kaibigan, sa mga oras po ito, papiling naman natin ngayon, Brother Romulo Capistrano. Brother Romulo, pag-asan ka? Kasibulan, Polinyo Quezon. Polinyo Quezon. Brother Romulo, anong masasabi mo? Ako ay nagpapasalamat sa buktong at buhay na Diyos na buhay Diyos sa Kristo pinamakapangyarihan sa lahat. Bakit nagpapasalamat, Brother Romulo? Dahil yung aking mata ay lumabog. Yung iyong mata lumabog? Papaano mo nasabing lumabog ang iyong mata? Ay parang ulap na. Parang ulap na? Oo. Hindi naman dating ganyan. Hindi. Oo. At hindi ka na makabasa? Hindi mo na naalingan yung kaharap mo? Hindi na. Hindi ko kilala ng mukha. Parang ulap na talaga. Oo. Ano ngayon ang ginawa mo? Ginamit lang ko po ng hindi mo pinatingnan sa doktor?
Pinatingnan ko. Ay, ang sabi ng doktor. Ay, pag hindi raw na ay dito sa binigay na gamot. Ay, operahan. Operahan na. Oo, ano ba, ano daw, bakit daw, ganun ang tingin mo? Baka yun yung katakata. Ay, kulang daw sa, wala na daw luho ang aking kuhan. Wala na daw? Mata. Wala na? Yung dugo. Dugo? Wala ng luha. Wala ng luha? Ibig sabihin, tuyo na yung iyong mata, dry na dry, tapos hindi ka na makakita. O, tuyo na ang luha. Baka naman sa kaiyak mo, hindi naman. Oo. Eh, pag hindi daw umayos nung sa iyong binigay sa iyong gamot, o operahan. Ay, hindi pa ako nakabili, wala nabili. O, hindi madaling salita nga, sabi sa iyo, pag hindi gumaling, doon sabihin niyo kung gamot buti ka, hindi namin lang operahan. Sabi sa iyo, magkano daw? Sinabi ba sa iyo kung magkano? Hindi po. Oo. So, bumili ka ba nung gamot buti ka? Hindi na po. Hindi ka bumili. Ano ang ginawa mo? Ay, nagtiwala po ako sa buktong at buhay na Diyos. Pinakamakapalyan. Oo. Ano ang ginawa mo? Binasa ko po ang power password. Power password? Nilagyan ko po ng banal na langis ang aking mata. Nilagyan mo, pinatakad mo? Oo. Nang banal na langis, ano ang nangyari? Ay, isang linggo po, lumilaw na. Palapakan po natin, pangtihira talaga. Ang buktong at buhay na Diyos. Isang linggo lang, malinaw na malinaw ba? Opo. Oo, nakikita mo na ngayon ang kaharap mo? Opo. Oo. Ngayon malinaw na, nakikita mo si Brother Noel? Opo. Palakpakan po natin, palakpakan natin. Ako po'y nagpapasalamat. Ako'y nagpapasalamat. Una-una. Ako nga po, Brother Noel. Pangalawa kay Edelbert at kay Brother Noel. Lalong hindi sa lahat, sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Jesus Cristo, pinamakapangyarihan sa lahat. Salamat po. Ano ang pangalan? Lydia. Lydia? Ang. Ang? Oo, oh, may lahi Chinese. Ay, yung kasama mo, may lahi Chinese. Oh, Lydia Ang. May kasama kami dito eh. Lahi din Chinese. Oo. Oh. Ko naman ang apelido. Ko. Ko. Mga kaibigan, sa mga oras pong ito, kapiling natin ngayon, Sister Lydia Ang. Nag-asal si Sister Lydia. Barangay Batangan po, General na Carquezon. General na Carquezon. Sister Lydia, anong masasabi mo? Ako po'y nagpapasalamat sa buktong at buhay na Diyos ng mga Diyos sa Panginoon sa Kristong pinakamakapangyarihan sa lahat. Bakit ka nagpapasalamat, Sister Lydia? Dahil po, pinagaling po niya ang aking anak na si Matmay. Yung iyong anak na si? Anong pangalan? Markman po. Markman. Oh, Markman. Oh, bakit na? Ilan taon na si Markman? Magtitrisi po sa mag-suicide. Anong nangyari kay Markman? Siya po ay apat na araw na hindi po makakain. Masakit po ang kanyang tiyan. Apat na araw hindi nakakain? Opo. Masakit na masakit ang tiyan? Opo. Baka naman yun ay hangin na hindi makakatapos. Pina-check up mo ba sa doktor? Ay, hindi po. Anong ginawa mo? Nang buhay? Opo. Oo. Water. Oo, masakit na masakit yun. Hindi siya makatayo, hindi makapilos. Opo, apang araw po siya namamain. Hindi rin siya makapasok? Hindi rin. Pangbihira namang sakit ng tiyan niya. Oo. Uminom ng banal na langis? Uminom po siya ng banal na langis. Pinahiran ulit? Opo. Nang banal na langis? Opo. Pagkatapos, ano ba nangyari? Gumaling na po siya. Nawala yung sakit ng tiyan? Opo. Nakakain na? Opo. Nakapasok na sa school? Opo. Kung bihira talaga. Tapos po niya po siya po na may madengue. Nagka-dengue? Opo. Anong nangyari pa paano? Masakit ang buong katawan at saka po ulo. Masakit ang buong katawan, masakit ang ulo. Oo, lahat po, masakit. Mataas ang lagna. Opo, mataas po. Oo, paano mo nasabi na nagka-dengue? Ay, kami pinag-meeting sa purpose, ay gamin daw po ako ka magkaka-dengue. Ito na nga po nangyari sa aking anak. Nag-meeting saan? Sa purpose. Saan yun? Ah, purpose? Opo. Purpose? Opo. Oo, oh, yung programa ng gobyerno, Corpus, may kaloob na tulong sa mga kababayan. Oo, oh, nag-meeting lang, no? Oo, oh, eh, ganun daw po ang pagnabilili. Ito po naman po ang nangyari sa mata. Oo. Oh. Siya po ay nasa apat na araw din, hindi po siya makakain. Hindi rin makakain, mataas ang lagna.
O, pinatingnan mo ba sa doktor? Ay, hindi po. Ano ang ginawa mo? Pinatingnan ko din po siya ng banal na langis at holy water. Pagkatapos? Gumaling na po siya. Nawala yung lagnat? Nawalaan po. Nawala yung dengue? Opo. Palagpangan po natin, pampiliin na tayo. Sister Lydia, ako po'y nagpapasalamat. Ako'y nagpapasalamat. Una-una. Kay Father Brian, pangalan kay Elder Bear, at Brother Noel, at lang higit sa lahat, sa tunay na binisa, buktong at gaya ng mga Diyos, Panginoon sa Kristo, pinakamakinarihan sa lahat. Ano nga pong pangalan? Carlito Malinjim. Carlito Malinjim. Malinjim? Malinjim. Malik. Mali Jimin. Dimin. Dimin. Mali Dimin. Mali Dimin. Carlito Mali Dimin. Ha? Mali Dimin. Maraibigan sa mga August mong ito, mabiling natin ngayon, Brother Carlito Mali Dimin. Oo, ano ang isla? Isla ba? Isla ng? Patnanuhan. Patnanuhan. Brother Carlito, anong masasabi mo? Ako'y nagpapasalamat sa ligtong at buhay na Diyos, mga Diyos, Panginoon sa Kristo, na pinaka ang pangyarihan sa lahat. Bakit nagpapasalamat, Brother Carlito? Ito pa yung tungkol po sa patuloy sa banal na langis. Sa banal na langis? Anong nagawa sa iyo ng banal na langis ng buwan? Ito pa yung pasahero ko sa super line, via daig hanggang galing. Ibig mong sabihin, ikaw ay pasahero po. Driver ng bus. Ako'y pasahero din. May nakasabay ko lang. Ah, may kasabay kang pasahero? Pasahero? Oo. Na magama? Magama? Opo. Oo. Galing Aklan. Galing Aklan. Papunta saan? Patungpong bayan ng Daet, Camarines. Papunta ng Daet? Oo. Ano ang nangyari? Ayun po ba, tapos sakay ko sa Lucena. Siya pinati ng sakay ko sa Superlight. Nakita ko yung bata, painit-ingit na sa Lucena pala ang pagsampak-sara. Painit-ingit? Oo. Iyak na po. Oo, payak-iyak. Ang pala po sakit ng tiyan. Oo, masakit pala tiyan. Oo, anong ginawa mo, Brother Carlito? Hindi ko po pinapansin at marahit kayo na apiyari, gumaka. Oo. Lucena, hanggang pang unampan ng Santa Elena, gano'ng kalayo yan, yung bata, nagtitis na sakit ng tiyan. Talagang kitang-kita mo? Opo, bawat tao, bawat pasahero, sumampang inspektor, pinapalawayan yung tiyan ng bata. Ay, oo, yun na yung ugali natin noon, pagka may sumakit ang tiyan o sinang anong pakilasa o palalawayan agad yung tiyan ng bata kasi nga baka daw nabate. Ibig mong sabihin lahat ng pumakit na inspektor doon sa inyong sinasabihan eh, nilawayan yung tiyan ng bata? Mabawal po ka yung bata, talaga na kami ng laway. Oo, pambihira naman yun. Ay, basang-basa ng laway yung bata. Gumaling ba yung sakit ng tiyan? Tuloy pa rin po, natanya kayo bata, maglip na mahulog sa likod ng ama. Oo, dahil... Yung sikat po dito sa kanyang tiyan, sa kanyang tubo, maputin na tangan yung paa. Oo, dahil na masakitan siya. Ano ang ginawa mo? Yung sabi ko, eh, kahit tanong ko niya, sa balis, iisa lang niya ng damot, at pananalangas ng buwan. Sabi mo? Sabi mo? Kung maniniwala, kalaman. Oo. Ano ngayon ang ginawa mo? Lumapit po sa akin ang may mga ama. Oo. At ang ginawa ko, sabi ko, itong banal na langis ng buhay ang magpapagaling sa bata. Oo, anong ginawa mo? Ako pong pinuhod siya. Kaya kung lumapit ka dito, ay ngayon mayroon magang upuan ko sa alas ka rin. Oo. Sumit kayo sa akin. Yung bata, aking binuhusan ng sa ulo. Ng banal na langis? Banal na langis. Isang pakipagap? Pinahit ko sa kanyang tiyan. Pinahit mo sa tiyan? Pinainom ko. Pinainom mo? Mami, walang isang minuto. Walang isang minuto? Dumigay ang bata. Dumigay ang bata? Nakamiti na. Nakamiti na? Ibig sabihin. Nawala ang sakit? Wala na. Palapakan po natin, pampihiyan. Ilang oras na yung bata? Lusin na hanggang sa tayo, nagalit po malayo na. Napakalayo! Pampihiyan yung pagdurusan ng bata. Lahat na mga inspektor, pinalawayan. Pati kong doktor, lahat ng pasahero, wala unahan hanggang muli. Pati mga pasahero, hindi na pagaling. Banal na lang isang buhay lamang pala. Pampihira pala pa natin. O di pa sasalamat sa iyo ng tatay? Sabi ko, siya yung sa akin yung pasalamat. Doon sa may-ari ng banal na lang ng buhay. Sa bugtong at buhay na Diyos, ng mga Diyos Panginoon sa Kristo, na pinaka ang makapangyarihan sa lahat. Kaya dapat lagi may dalang banal na lang. Kung hindi yung banal na lang, yung power booster oil pang emergency. Para hindi kayo magdalawang isip na magdala. Iyan ang focus. Para sa inyo at doon sa inyong kasama ninyo,
na kinakailangan ang agad na tulong. Isa pa po, Father. Mayroon pang isa? Sa wishing time po naman ito. Anong hiling mo sa wishing time? Yung pong aming tinatayaan ng regulation ng Batokoy sa Pudasyon at Pananamantasyon. Oo. Kaya yung pinapalis na. Pinapalis kayo? Bakit? Hanggang December na lang umalis na kayo, papasok yan yung Alpalan, yung may-ari ng Balisin Island. Ay, yung may-ari ng Balisin? Diyan pala yun, yung Balisin Island, sa Pagnanoma? Oo. Malapit mo sa amin yan. Malapit? Ilang minuto mula sa inyo? Katagda yung mga mabilis ko sa amin, baka wala pa kung isang oras. Nasasakay ng bangka? Mabibili na isato lang ulit sa inyo. Oo, malayo-layo. Eh, pinapalis kayo sa inyong chapel? Papasok daw yung may-ari ng Balisin? Ibig hindi? O ano ngayon ang ginawa mo? Sa kawilis ko, alam mong itong lupang ito ay dating sa aking lulo. Oo. Sa kawilis ko pong yan, mayroon po ako man. Yung ito yung kasama kong dalawa ang nasawa. Oo, hinihiling mo, sabi ko. Magbabalik sa amin. Oo, sabi ko yung lupa na ito na aagawin itong may-ari ng Balisin na ito, pag-aari namin, pag-aari ninyo. Opo. Oo. Hinihiling mo. Mga kapatid si Talia Patas. Oh, hiniling mo na yung maibalik sa inyo. Oh, pinapalis na lang kayo eh. Oh, ano ngayon na nangyari? Meron bang kasama ng abogado yan? Ako po, wala pang abogado. Then, noong may agad ng balisin, may abogado. Okay, sama po. May kasama, pinapalis, mayroon sulat pa yan. Hindi nga po, ito sa may hawak kong mother title na pangalan ng ina ko pa pala, ito ang nakalagay. Oo, pangalan po pala ng ina mo. Anak, tapos, sa transfer. Oo. Certificate of title. Oo. Oo, pinapalis kayo, nabili na daw nila sa iba. Nakatagol ko pala, tinago sa nanay ko. Ngayon, mayroon isang ako rin po ng kalaban namin. Oo. Siya nagtaka sa akin. Na may nanay titulo, pangalan pa rin ang ina. Nang nanay ninyo? Oo. Oo. Sa madaling salita, ano ang nangyari? Pumunta po ako na, bibiligyan ako ng copy ng Register of Deeds sa Bayan ng Pantay. Ngayon po, nahalo sa akin ang binakuran. Amin na. Palapakan po natin pang bihira talaga. Ilang hektaryo? May 14. 14 na hektaryo? Ibig mo sabihin ay malapit sa baybay ng dagat ka? Mismo namin ito ang... Ibig mo sabihin ay kulay puti ang buhangin? Pinong-pino ang buhangin? Ibig mo sabihin, inaayay mo ba ito? Pumuntakan mo ito? Sarap na hula. Brother Carlito! Ako po ay nagpapasalamat. Ako ay nagpapasalamat. Una-una kay Father Rahit. Ganyan din. Kay Elderber. At sa'yo, Barari Ruel. At lalo higit sa lahat, sa nag-iisa, kukong at buhay na Diyos, mga Diyos, Panginoon Kristo, na pinakamapangyarihan sa lahat. Salamat po. Ano po pangalan? Joan Corpus po. Makakibigan sa mga oras kong ito, kapili naman natin ngayon, Sister Joan Corpus, ikaw ba'y back to Christ na? Ha? Ano po? Ikaw ba'y back to Christ na? Hindi pa po. Yung lolo ko po. Hindi pa? Oo. Sister Joan, anong masasabi mo? Ako po ay nagpapasalamat sa buktong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Panginoon, sa kasunulo, pinakamakapangyarihan sa lahat. Bagay, papasalamat, Sister Joan. Yung pong inianak ko na 2013. Oo. Ay, ngayon ko po isasalaysay yung aking buhay. Naku, mukhang mahaba. Isasalaysay yung buhay. O, bakit anong nangyari doon sa ano ba yan? Yung anak mo, pinanganak ko ng 2013. O, eh, ano ang nangyari sa anak mo? Yung pong anak ko, ay ang nagpapaligo po ng baby pa, yung hipag ko. Oo. Hindi ko siya pinapahan man. Siya lang po naliligo. Oo. Hindi pagkapaligo po na yun, hindi akala po niya siyang binibihisan. Binibihisan? Oo. Oo. Eh, ako na po nagpaligo. Ikaw na pero ikaw ang tunay na ina. Opo. Pero ang nagpapaligo ay? Yung hipag ko po. Yung hipag mo. Siya rin ang nag-aalaga. Eh, hindi po, ako po. Siya lang po nagpapaligo. Siya rin ang nagpapaligo? Hindi, ako po. Ay, ikaw din. Oo. O, ano ngayon ang naging problema? Yung kung anak ko, na babae, ay siya po ay nakita ako po ng difference na.
Yung sinasabi mo na pinapaliwala mo, may depresya. Anong depresya? Yung po ay yung butas niya po sa mattress. Wala. Walang butas sa mattress? Opo. Paano mo na naman na walang butas sa mattress? Ay, siya po ay nagdumi. Oo. Eh, siya po ay aking nilinisan. Ako na po ang nagbibig. Oo. Nakita ko po siya. Nagtatakong balat lang. Hindi ko makita. Pero umiingi po siya. Parang balat lamang ang? Yung pong nilalabasan ng kuwan. Nang ihi? Hindi po. Yung pong... Nang dumi? Yung nilalabasan na regla ay? Yung pong saradong-sarado. Saradong-sarado. Nilalabasan na regla. Saan ba nilalabas na regla? Hindi ba doon lang yun? Sa puwerta? Kumakamakamakot po pala yung brother. Ayun nga. Ang unang-unang mapapansin, yung nilalabasan niya, kanyang puwerta napakaliit. Opo. Wala halos butas. Walang-walang-wala po. Wala talaga ang sarado? Wala po. Ang bilira. Ano ngayon ang ginawa mo? Walang butas? Oo. Tapos, hindi. Paano kaya siya nakakaihinom? Hindi po. Nakakaihinom po siya. Mayroong konting nalabas? O oo, mayroong konting. Hindi ko po alam. Saan nagagaling yung ihinom? Oo, pero hindi mo alam. Wala po talagang butas. O, pero yung puwerta, wala talagang butas? Wala po. O, ano ngayon ang ginawa ninyo? Ang ginawa ko po, sabi ko po dun sa midwife, ano pong gagawin natin ito? Yung iba, alam po, ipinapa-opera yan. Dito lang po sa Rian. Sinamahan po kami ng midwife. Hindi po natingnan doon po sa doktor. Hindi ko lang po kalala kung sino yung doktor. Oh, anong sabi ng doktor? Sabi po niya, kailangan daw po i-test region. Nag-opera? Ay, kami po yung magpapatikap muna dito po sa Maynila, sa National Children's Hospital. Oh, malayo. Kami po ay pumunta po doon. Nag-opera po kami ng sasakyan. Sa National Children's Hospital? Opo. Sa City Park? Opo. Sa may East Avenue? Doon po kami nagpunta. Oh, anong sabi? Ay, kami po talaga pumunta doon sa tunong doktor. Oo, anong sabi? Sabi po ay, mabilis lang po yan, nanay. Ano daw gagawin? Yun daw po ay may ipot na aga na tapan na dalhin doon at ipacheck up. Oo, ano nga daw gagawin? Eh, ooperahan daw po. Ooperahan, magkano daw ang kailangan ng pera para sa operasyon? Hindi po sinabi sa amin, pero maghanda daw po kami ng kaunting halaga. Sabi? At oo, kami po naman ay may penalty. Yung po yung ginamit ko para yung anak ko. Ibig ko sabihin, kaunting halaga, pero hindi mo na tinanong kung magkano yung kaunting halaga. Hindi na tinanong, basta pumapera po yung anak ko. Oo, eh, yung kaunting halaga po, pwedeng 100, 200. Kaunting halaga. Eh, pero pagka-operasyon, mababayan ng 10,000, 15,000, o 20,000, 30,000. O madaling salita, pina-opera mo ba? Hindi na po. Ano ang ginawa mo? Pag-uwi ko po sa bahay. Dito sa? Doon po sa Barangay Labayan. Oo. Uwi po kami doon. Ang hapon na. Oo. Ang ginawa ko po, yung pong kapatid kong may sakit, sina yung pong nanay ko, mayroon pong banal na langis. May banal na langis? Akin pong hiniram. Sabi ko, Papa, pahiram po ng banal na langis ni Mama. Oo, talaga. May pinahiram po ako. Pinahiram na langis. Nanghiram mo na po ako. Wala akong pambili. Oo. Ano ang ginawa mo sa banal na langis? Oo, pagod. Hindi, para kumasama ang pakaramdam ko. Ako po, binasa ko rin po yung nandun sa bote. Yung lang po binasa ko. Oo, yung sa label? Opo. Oo, tapos? At saka po yung winis ko po na pag inom ko ay mawala po yung sakit ng aking katawan. Oo, ibig mo sabihin, inom na mo po yung sarili mo bago yung anak mo. Oo, yun nga po inaalala ko. Oo. Oo, pagkatapos? Ibig ko sabihin nung nanganak ka, baka hindi na ilabas yun? Baka po. Oo, namuuhong dugo? Oo.
Oo, oh, pambihan ikaw pala, may problema din eh. Ay, kaya ko na pong sinamahan. Eh, ilasong yun eh. Oo. Hindi na muna lumabas. Oo, oh, di ang ginhawa ng pakiramdam mo. Oo, oh, sobrang ginhawa. Oo, paano naman ginawa mo sa anak mo? Pinahidan ko naman po siya na yung bago po ko pinahidan. Akin po mo lang binasa po uli. Yung nasa bote. Yung label, laban ng langis. Tapos po kapag nung pong binasa ko, pinahidan ko po ng banal na langis dito sa may luhon. Oo, oh, yung, yung anak mo. Ayan ang buwan na ka? Siyam na buwan na po na yun. 9-month-old na. Oh. Oo. Pagkatapos mo mapahitan ng banal na langis sa ulo. Ako ako ng kaunting yung patak na ako pwede ko ipainom. Oo, oh, pinainom mo. Oo, oh, isang patak lang. Isang patak? Oo. Oh. Ng banal na langis sa buhay. Pagkatapos? Pagkatapos mo na yun, brother. Wedes ko po pinaliguan yung anak ko. Wedes. Nagkabutas po yung pwerta na anak ko. Kaya nagkabutas? Yung mismong araw na yun? Pambihira talaga pala pagkakalit. Dalawang araw lang po tinagal. Pambihira talaga. Ganon katindi, ganon kabilis. Nagpunta ka pa ng Children's Hospital sa East Avenue, Quezon City. Doon mo lamang nalaman kinakailangan ang opera, ha? At pagbalik mo dito sa Quezon Province, doon mo lamang naalala na mayroon palang banal na langis ng buhay. Isang pahit lang. Nagkabutas na yung kwenta ng iyo. Ngayon, magaling na magaling na. Magaling na magaling na. Yan na po, aking. Wala na pala. Gagala. Palapakan natin. Magaling na po, 6 na taon na po. Oh. 6 na taon na po yung anak ko. Ibig mo sabihin, matagal na pala yan. Oo, 2013 na po. Ngayon po lang po. Noong nakaraan, pumunta po kayo dito, nandito po kami. Oh. Kaya lang po, hindi ko na nakasikaso magpatutuot yung anak ko yung makuli. Oo, nagpatutuot. Ako po'y nagpapasalamat. Ako po'y nagpapasalamat. Unang-una kay Father Lahe, pangalawa kay Delbert, kay Brother Rowell, at lalong higit sa lahat sa bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos, Panginoong sa Kristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. Salamat po. Salamat po. Last na ito? May isa pa. May isa pa? Nasa na? Nasa si Bonche? Ano pong pangalan? Clarita Dinggalan po. Clarita? Dinggalan. Dinggalan. Taga Dinggalan, Aurora? Kulay dito po. Mga kaibigan, sa mga awas kong ito, kapiling natin ngayon, Sister Clarita Dinggalan ng Pulenyo, Quezon. Sister Clarita, anong masasabi mo? Ako po nagpapasalamat sa bugtong at buhay na Diyos, Panginoon sa Kristo, pinakamakapangyarihan sa lahat. Bakit nagpapasalamat, Sister Clarita? Napakarami po ng mga pagsubok, mga problema sa kailangan na nalampasan po namin. Una-una po yung aking manugang ng November ay buntis sa Maynila. Buntis? Yung iyong manugang? Wawal ang buwa? Oo, ay hindi pa niya kabuwa na. May sa ginulugo daw. Naku, delikado. Oo, ay sa... Pagka 7 buwan, po pwede pang pabuhay. Kaya nga po ako natatako. Pero pag 8 buwan, delikado. Oo, delikado nga po. At kadalasan namamatay. Oo, ano may nang ginawa mo? Tumawag yung aking anak sa akin. Sabi, Nanay, dadali ko si Russell sa hospital. Sabi, kaya dahil mo. Russell ang pangalan? Opo. Babae? Hindi ko lang alam kung ano pangalan ng hospital. Oo. Eh sabi ang natin daw ng doktor, para maalis ang paglulugo ay operahin, sisalyanin na. Isisiyas na daw? Opo. Sabi ng OB guy niya? Opo. Oo. Ibig sabihin, delikado na. Eh talaga lang sa ako, Brother Rui. Iyak na iyak ako. Dinugugo yung manuga. Oo. Ang madaling salita, gusto nung doktor, isisiyas na. Oo, isisiyas na. Sa lalong madaling panahon. Maalis yun. Oo, ano ang ginawa ninyo? Sabi ko sa anak ko, nung wala akong maitulong sa inyo, maliban sa panalangin, bugtong at buhay na Diyos ang may hawak sa atin. Oh. Ako ang inyong ng banal na langis para sa inyong pamilya. Sabi mo? Opo. Ikaw ang inyong? Opo. Nasa Pulilyo, Quezon ka? Opo, nasa Pulilyo. Yung iyong manubang ay nasa? Alamang. Nasa Alamang Matilupa? Napakalayo. Opo, talaga. Pambihira. Sabi mo, ikaw ang inyong ng banal na langis? Ako ang inyong. Oo. Ano kung inyong ng banal na langis? Gusto naman natatapos ang programa natin sa Alas 4. Oo. Alas 4 din ang... Nang madaling araw din po. Madaling araw din ang opera, ha? Sa Alabang. Opo. Pagkakas po ng programa natin. Tumawag ko naman ang aking anak. Nanay, nag-anak na po. Ay ano? May individual din po. Pagkawin nyo. Oo, kasi 8 months. Oo. Eh hindi, nanganak. Anong ginawa? Normal delivery ba? O sinisaryan? Sinisaryan din po. Sinisaryan? Sinisaryan. Oo. Pagkatapos lumabas yung bata, buhay! Buhay na buhay po. Parang
Ang ginawa na po namin, buhay po, iyak na iyak, hindi na po maikalam sa elevator. Hindi na isasalam? Hindi po, hindi po. Dahil 99% daw po na napalabas ng demograma. Pampihira talaga pala ang ating buhay. Kaya po, iyak 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 po, ngayon, malakas na malakas na yung bata, ayun na yung apo. O, ilang taon na ngayon? Apat na buwan pa nga po. Apat na buwan. Babae, lalaki. Babae. Ano ang pangalan? Ang tawag ko baby. Pangalan baby. Sister Clarita, ako po'y nagpapasalamat. Ako po'y nagpapasalamat. Unang-una kay Father Lahit, mga lulang kay Jamilat at kay Brother Roger. Lalo dingin ka lahat sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Panginoon sa Kristo, pinakamakapangyayari ka lahat. Salamat po. Hindi maalala yung pangalan ako. Mga kaibigan, sa mga oras kong ito, kapilig natin ngayon, Sister Kunching Marquez. Sister Kunching, anong masasabi mo? May nagpapasalamat sa buntong at buhay ng Diyos, sa mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Bakit nagpapasalamat, Sister Kunching? Ay nagpapasalamat sa buntong at buhay ng Diyos, sa pinakamakapangyarihan sa lahat. Ako yung anak ko noon, nung nagsisip pag-aaral, hirap talaga noon. Eh, syempre, gagastos ka ng pang, ano ba yung pang-kuleyo? Ang mahal-mahal ka yan ng magpa-aral sa kuleyo. Tapos, sa Maynila pa yata sila nag-aaral? Sa Lokban. Ah, sa Lokban? Noong aking anak noon, ay dalawa lang nagsabay na talim. Oo. Sabi na, isa-isa lang kasi nga naman para hindi kayo masyadong hirap. Eh, problema, sinong patitigilin mo at sinong pag-aaralin mo? Ayaw nga nga na, na isa, yung pamanay ko ay talagang kalis, talagang kalis. Ayaw nga nga isa, sabi sa akin ng mga hirap na isa, Nina mo ko yung titigil. Ha? Ano sabi? Nina. Ay, pinatawag sa akin ang nanay at Nina. Nina ang tawag sa iyo ng iyong anak? Oh, ayaw niyang tumigil? Ayaw na tumigil. Oo nga naman. Ayaw na naman ako ay lima. Lima? Pambihira. Hindi kayo nag-timpi? Lima din kayo yung anak ko. Anak ko yung brother ko. Hindi kayo nag-timpi. Tapos ay dispensary po sila. Oo. May college, dalawa college ko at saka dalawa kayo sa elementary. Oo, ramdam na yung mga kaluhan. Yung ganyan, padaming na. Nung hirap na ako. Pambihira. Sabi lang, mga kapatid ng asawa ko ay huwag na patigilin na po yung iba. Yung isa, nag-islam mo na kapatapusin. Oo, kadalasan. Siyempre, titignan na sino pa ang ganito yung matalino. At sino dito yung mahinahina. Pag yung mahinahina, patigilin mo na. Yung matalita din, yun ang pag-aaral. Oh, ay, madaling salita, ano ang ginawa ng Nina? Ang aking asawa ay nag-abroad. Oo, si Brother Willie. Oo, siya ay isang buwa lang po nagpapada na sa akin. Oh, isang buwa. Ang pilihira to si Brother Willie. Isang buwa po na nagpapada lang. Oo. Ay, ako po ang... Ikaw talaga yung ang problema, pambayad ng pang-enroll, pang-matribo. Pero ako hindi ang problema sa ano sa aking harap. Ako'y nagtiwala po lang ako sa buntong at buhay na Diyos versus makapangyarihan sa lahat. Oo. Ibig ko sabihin, nagtiwala ka lang sa nag-iisang Diyos, buntong at buhay na Diyos sa mga mas inisip mo. Mapapag-aral ko lahat. Ito ang aking mga anak. Oo. Ano mga anak niya, Sister Kunching? Abay, katapos pa yung aking mga anak. Palakpakan po natin, palakpakan po natin. Dakilang ina, kaya din mo, lima yung anak. Oo. Nagpatali ka na ba? Ay, iba na hindi mo. Sister Kunching, hindi ako ganito. Ang taong ko talaga, naman ko ay, kayo mag-asawa na ako sa Willie. Oo. Naman ko ay, makasaysaya ng buhay ko. Oo, oh, makasaysaya. Ikwento mo sa susunod yan, pagbalik natin. Sister Kunching, ako po ay nagpapasalamat. Meron pa?
Oo. Eh kami na punta po ng Bitas. Ay lang, Bitas ka sa Bitas? Tapos sabi ni Father Lai sa amin. Naalala mo pa yan? Sabi ni Father Lai sa amin, tayo punta sa ayos na banal na bundok. Oo. Ay di, sabi ko, tayo mo sa mga kay Father Lai. Oo. Eh di kami kami sa mga mag-asawa. Yung igunita ko ng kwentuhan ni Father Lai. Oo. Tapos ay, hindi naman ako nagsasabi sa kanya, ay naalaman niya na kami hindi pakasal. Oo. Sabi niya sa akin, ay dito mo ba yung kakasal sa Barangay? May bahay kami po lang punta na yun. Tapos ay March naman, ay namatay naman si Father Lai. Oo. Tapos, noong bumatay si Father Lai, hindi si Kuya Manulang nanawa. Sabi ni Kuya Manulang nanawa. Nagpapag-anawa, magkakasal sa amin. Sabi ni Kuya Manulang. Oo, si Andeber. Oo. Ay doon daw sa Bonita's Tulong. Oo. Eh, hindi naman kami yung kinasal ni... Ibig mong sabihin, nakalima na kayo ni Brother Willie, hindi pa kayo kasal sa Book of Christ? Ay, ayaw mong pakasal. Oo. Hindi pa kayo kasal sa Book of Christ? Ayo, palapakan natin, Sister Tunjin, ako po'y nagpapasalamat. May, ako yung isang-isa lang. Isang-isa na lang, ha? Last na ito, ha? Last na ito, ha? Alam mo, no, si, ano, si Indians Gabriel ay namatay. Oo. Talaga ako'y ginawang brother ko, hindi lang himala. At ako lang nag-iisang sa bahay. Oo, ano nangyari? Oo, oh, high school ka talaga. Ay, may hayat yung ipis. Ay, lalo sa loob ng... Ipis! Lalo sa loob ng high school na rin buhay. Pambihira ng ipis! Oo, oh, hindi naman tayo. Pambihira. Tapos... Anong ginawa mo sa ipis? Ay, ay wala. Ay, hindi ginawa mo siya nila. Tapos ay... Ay, nakalimit mo lang. O buhay na hindi napapanglaw. Tapos ito mo siya kinakapanglawan. Oo. Oh. Lantap po. Ano ba yung sabihin? Yung pong maano po naman.
lima. Sister Ana? Christine po. Christine, anong masasabi mo, Sister Christine? O, pinagpapasalamat sa buktong buhay na Diyos, ng mga Diyos, kung ito sa pinagpapasalamat sa lahat. Bakit nagpapasalamat, Sister Christine? Yung pong mag-anak po ako sa bulso ko ngayon, noong May 27, 2019. Oo. Ako po ay dinugunan ng sobrang dami. Dinugunan ng sobrang dami? Opo, pero ako po ay dinakasin ng power ID. Ilang buwan na yun nung ikaw ay dinugunan ng sobrang dami? Baanak po na yun. Kabuwan na? Baanak po. Akaanak mo lang? Bigla kang dinugunan? Oo, saan ka ba ng anak? Sa Puno Medical Hospital. Oo. Pagkapanganak, pagkalabas ng baby, dinugo po ako ng sumunta. Dinugo ka ng dinugo? Oo. Anong sabi ng doktor mo? Ay, nilagyan po nila ako ng swero, pari dalawang swero po. Oo. At akala po maiiwas ako at ano po, ay baka daw ni... Pag nito po gumami yung blood pressure ko, pag nito maas, ay iiwas daw po ako. Eh kasi nga, delikado dahil sabi mo, ang daming nalabas na dugo. Opo, nag-40 over 60 po na nag-dugo. Aba, pambihira. Bigla 40 sa... over 60? Opo. Ganon ka ba ba? Napakamatay yan. Ay, ang pakalita po nga po na, yung parang kung nakalutang sa ulat na... Ay, wala ka na makaramdaman mo kasi 40 opo. Over 60. Halos wala ka ng buhay nun kasi opo. 40 over 60. Pambihira. Halos nga po yung hagi ako na marinig yung boses na akong kasawa. Oo. Tapos ay... Yung pumata ko parang gusto na po may baby. Gusto ko lang panin. Kasi wala ka na eh. Halos patay ka na eh. Pero ako po eh, ano ay, kahit po ako eh, parang... Ano ay ang pinamanin nyo ay? Nakalutan na sa... Parang pakanda ko pinakalutan na sa ula. Oh. Pero ang ginagawa ko po, ang isip ko po nagdadasal. Oo, oh, sa isip mo? Nagdadasal po ako. Nagdadasal ka? At hawak ko po yung aking power ID. Hawak mo ang power ID? Opo, hihilig ko po sa buktong at buhay na Diyos na ako yung pababayaan. Oo, oh, hindi ko ay gusuman ng iyong buhay. Maliliit pa po pa ako ang aking mga anak. Oh. At sana po ibigyan pa ako ng pangalong pagkakataon. Oo, oh, ano kayo na nangyari? Ay, yun po, nung ako'y may dalawa na po ang suwero, ay isawa po naman ang buktong at buhay na Diyos. Ay, umano po. Palapakan po namin. Nagkaanong po ang anak po ng blood pressure ko. Tunay ganda yung pagdudugo. Opo. Oo, oh, pagpihira talaga. Sister Christine! Ako po ay nagpapasalamat. Ako po ay isa pa. May isa pa? Opo, bago pa ako mag-anak mo sa bulsa ko ngayon, yung pong... Yung kanina, ilan yun? Yung po yung bulsa ko na ako dinugo. Oo. Ay, bago pa ako mag-anak, 7 buwan po na lang tiyak po. Oo. Nung hindi pa ako nakapag-anak. Ay, ako po ay dinugo din ngayon. Nakala ko pa ako mag-anak ng 7 buwan. Dinugo ka rin nung yung 7 buwan? Opo. O, anong ginawa mo? Ako po yung isang na power ID. Ang ginawa ko po ay dinasal ko po yung power ID ko. Ko sa bata ko. Itinapal mo? Opo, at saka hinihingi ko po sa buktong at buhay na Diyos. Wala ka ba nalangis ng buhay? Wala po naman. Bakit wala ka ba nalangis ng buhay? Ako po'y nasa CR ngayon at ako'y maliligo. Oo. At check up ko po sana ngayon noong Martes. Ay, oo. Ako po'y naligo muna sa CR namin. Oo. Tapos po ako biglang dinugo. Bigla kang dinugo? Madami? Marami po. At yung puntuan niyang ipang-ala ko sana, isa ko mapinasapin. Oo. Ay, halos po'y kahit tigain po yung trasya. Pambihira ka. Opo. Ano nga ulit ang ginawa mo? Binasa ko po yung aking power ID at saka ko po yung tinapal sa aking puwerta. Pagkatapos ano ang nangyari? Dinala po ako na sa Medicare. Pagdating ko po sa Medicare, wala na po akong kadugo-dugo sa puwerta. Palapakan po natin. Tumigil yung pagdugo. Tumigil po. Sister Christine, dapat hindi ka nawawala ng banal na langis. Opo. Pero ako po yan ay maliligo na ang disin at ako nga po yung magpapacheck up sana. Ayan. Sister Christine, ako po'y nagpapasalamat. Ako po'y nagpapasalamat sa... Una-una kay Father Lahi, pangalawang kay Idilber, at sa iyo na rin po Brother Owen. At lalo higit sa buktong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon sa Kasyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Marami salamat po. Last, ano pong pangalan? Crisanta Uribe. Ano po? Crisanta Uribe. Ano daw? Ulili. Ha? Ulili. Crisanta Ulili. Mga kaibigan, sa mga oras kong ito, kapiling natin ngayon, tulog na yan tayong mga nakikinig. Ang lakas lang na yung boses. Sister Crisanta Ulili. Taga saan si Sister Crisanta? Mauban, Quezon po. Mauban, Quezon. Sister Crisanta, anong masasabi mo? Ako po'y nagpapasalamat sa buktong at buhay na Diyos sa mga
Bakit nagpapasalamat, Sister Crisanta? Dahil po sa power password. Anong nagawa sa inyong power password? Nung ano po, misa pong naiwan namin yung aming mga anak, ang kasama po ay yung dalaga. Naiwan ang inyong mga anak saan? Sa bahay po. Kami po ay pumunta umiray. Ngayon ay lumakas yung dagat, hindi kami makabalik. Hindi kayo makabalik. Eh, iniwan ninyo yung inyong mga anak? Ilang mga taon na? 18 tapos po mayroong mga sumunod sa kanya. Ilang taon? May 8 taon. 5 3 Opo. 4 na anak? 5 po sila. 5 din? Kung bihira pa na rin. Hindi rin kaya nagtimpi. Ito mga sangalot, naiwan niyo yung inyong mga anak? Opo. Oo. Hindi kayo makauwi? Hindi po. Ngayon po, nung uwi namin, ay nagsumbog yung aking anak na dalaga na sila daw po, noong ikalawang gabi, ay may pumuntang dalawang lalaki. Opo, ay nakita po na yung bata. Sabi ng bata, ate, may tao. Oo, ay ang dahil ba naman ngayon nagkalat na mga kampo ng Diablo, yung mga adik, kahit saan ngayon? Luluto ng ulam. Oo. Siguro po mga mag-aalas 7 na. Panay babae? Opo. May dalawa pong lalaki, edi maliit. Maliit. Yung panganay mo, 18 babae? Oo, yung babae. Ay, di ano po, sabi nung bata ay, ate, may tauhan niya. Tapos po, makita ay umikot po sa bahay. Opo. Oo. Ang bahay po namin ay nagsusulong bahay. Tapos ang kapit bahay, no. Napapanood ko kaya sa TV, ha? Ay, ngayon po, ang sabi... Nakakatakot kaya bahay sa probinsya ngayon? Wala nang pinapatawad ng mga adik ngayon? Ang sabi po ng aking anak na panganay na yung babae ay tutoy. Si tutoy ay na, dalawa pong lalaki. Oo. Yung pinakabuso ay lalaki rin. Ay sabi po ay, babahin mo si tutoy. Ikaw ang nanini, akayin mo rin yung kapatid mo. Oo. Bukas ang isang pintuan, binuksan niya. At ang sabi niya, pag sinabi kong lumabas kayo, ay lalabas na kayo. Ibig sabihin, talagang natatakot siya kasi baka pasukin sila. Opo, ay... Nang masasamang loob? Opo. Yung kung panara, na tabla naman po yung bahirami ang panayari sa kahon. Oo. Ay tinutulak na po yung... Itinutulak na? Itinutulak na po yung panara. Oo, ilang katao yung lalaki yung nagtutulak? Dalawa po. Dalawa? Opo. Ibig sabihin, talaga mayroong gagawin yung hindi maganda. Opo. Doon sa iyong anak na dalaga. Ngayon po, pagtutulak ng panara, kumakapit yung doon sa unahan. Oo. Naroon po ay yung power password. Yung power password? Opo. Tinutulungan po ng dalawang lalaki, tapos sinulutan ng ikakbo sa pot, sinisigurado. Sinisigurat? Oo, sinisigurat yung lock para makabuksan. Ang kalaban niya sa pagtulak ay yung iisang anak mong babae. Opo, na dalaga. Laban sa dalawang kalalakihan na gusto pumasok. Opo. Oo. Ano ngayon ang ginawa ninyo? Ay, ang ginawa niya po niya, sabi ng aking anak, ang ginawa daw po niya ay inalis na niya yung lock. Inalis na yung lock? Inalis na ilang? Isang rado, inalis ang lock, tapos? Inalis na po niya, siya po ay nakabantay dun sa kon, may hawak siyang itak. May hawak na itak? Opo. Sabi? Opo, at siya nakapantay doon sa pintuan. Oo. Pero hindi po yung nabuksan. Hindi nabuksan? Hindi po, gawa pong anay. Pagtutulak daw po sa puno, nakapit sa itaas. Ano ang nakakapit doon sa itaas ng pinto? Power password po. Palapangan po natin. Pambihira talaga. Ang kapangyarihan ng bugtong at buhay ng Diyos ng mga Diyos. Eh, dalawang lalaki na nga eh. Tapos isang babae, binuksan na nga ang pinto. Para dire-diretso siya na, kumantay siya ng may hawak sa kita. Pero hindi nakapasok. Hindi po. Dahil mayroong? Power password. Palapangan po natin pangpilihan. Sister? Crisanta po. Crisanta! Ako po'y nagpapasalamat. Ako po'y nagpapasalamat. Unang-una kay Father Lahi, kay Interbet, at kay Brother Rowena.